mga ka-EA support to this video. Ito na, final lap na. At ang update, ito yung mga warriors natin. So, ulat panahon muna tayo. Ayan, medyo may makapal na ulap, pero maganda naman ang panahon. Ayan, hindi naman umuulan. So, sakto lang din yung init, yung hangin. Sakto lang din, medyo malamig pa yung palo ng hangin. So, ito yung mga warriors natin. So, marami na excited at panayang PM sa akin, no? So, today is Saturday morning at ito ang schedule date ng ating last lap. First day. So, yun nga lang, merong kakaiba na nangyari o merong hindi nasunod na schedule, no? So, mamaya babalikan ko kayo regarding dyan. Kasi kino-confirm ko pa nga, naghihingi tayo ng mga updates regarding sa release ngayong araw. Kaya lang, wala pa atang maibigay na update sa atin, no? Kahit sa kanino man nakalapatid. So, eto nga yung mga warriors natin, yung mga naiwan natin. Baka by next week, magsisimula na nga tayo mag-training, no? So, ang nakalagay dun sa schedule namin nung pinaka basketing is Wednesday. So, natuloy yun. So, tama yung schedule. Tapos, yung release day naman, dapat Sabado-Linggo, February 10. Kaya lang, ang naging problem, kagabi, nag-update yung club na baka Linggo ang maging possible day 1. So, which is ngayon, Sabado na. So, wala kami nakakuha na release video ng aming day 1 release para sa aming last lap. So, possible talaga ang chances ng day 1 o yung pinaka-release is bukas pa ng umaga, Linggo. So, ito nga yung mga ibon natin dito na susunod na nating itutos by next week pagtapos na pagtapos ng ating last lap, which is Linggo at Lunes ang magiging mangyayari. So, sana mayroong mag-daybird at sana mag-daybird nga ang ating ibon na si Minato. Ayan. Kaya lang medyo risky na yung bitaw ngayon o yung mga kalagay ng mga ibon. So, matira matibay talaga sa malakas at maiging kondisyon na ibon makakapagpa-uwi para sa aming last lap. Kasi nga, Merkules, kinarga. So, although hapon naman na yun, kaya lang, so, possible, isama na natin sa day 1 yun. Merkules, Webes, Biyernes, Sabado, Linggo. And so, sa ikalimang araw, sa Linggo pa sila mabibitawan. So, apat na araw sila sa track. Tama ba? Apat na araw. So, medyo mahabang panahon na yun. Although, pinapakain naman yun, kaya lang, syempre, iba pa rin yung, dapat mabitawan sila on time. Tama po ba yun? Ayan. So, maraming salamat nga pala kay Sir Kevin Alvarado, kasi nag-post ako noong isang araw, sabi ko may bagong pisa tayo na direktang anak ni Batusay na nakakross dun sa Rezo, which is full sibling po ni Minato, yung nilalaro natin ongoing sa Javier. So, yung nestmate, ba? Grabe, solid talaga to si Sir Kevin. In-acquire niya sa atin, nestmate, dalawa agad. Ayan. So, shoutout sa'yo, nandyan siya sa Saudi. Diyan ata nagtatrabaho si Sir. So, yun. Maraming salamat. So, after 30 days, pwede nang pick upin yung ibon mo. So, ito yung update yung sa mga ibon natin, mga pa young bird dito. So, yung tatlo, meron na may-ari. Yeah. Sana all. May-ari. Tapos yung dalawa dyan, yung isa sa akin, pang norte, pang huling pandagdag sa norte. Tapos yung isa, dadalhin natin next week or next week kay Madlalop TV dyan sa Kalumpit. Gagawin niya rin NDR Warrior. Nestmate kasi yon, so tag-isa kami doon. Lahi pa rin yun ng bloodline yung pantawid dagat natin, which is si Minato. Yan, mga blood related kasi yan eh. Si Minato, si Saber, si Batusay. Ito yung pinaka-foundation, yung pinaka-tatay nila lahat. Yung pinaka-puno, ayan. Si Weapon X. So, shoutout kay Sir Michael Tolentino. So, good luck po sa ongoing race nyo rin. So, naglalaro siya, nag-aamali, MMFC, NHPC, tsaka yung isa pang club, may isa pa siyang club. Tapos, nag-PM siya sa akin noon naran, gusto niya na rin daw maglaro sa BFRC. Kasi natutuwa siya dun sa air distance ng laro. No, napaka-exciting daw kasi. So, yung possible na susunod na season kasi, na aming race is mapupunta next year sa Maasim naman, which is di hamak na mas malayo, nasa 700 plus ata yun, hindi 600 plus din pala kilometers, pero mas malayo bahagya sa Masila, sa Javier tsaka sa MacArthur. So meron na rin ako mga kinuhang singsing nun, nakuha ko na nung nagkarga ako ng ibon nun last lap. Ayan, kaya ating may wagang kahon. Ayan,
ito, ma-in-order natin sa Shopee. Commercial ring na oblong na PHA ring. Ayan o, 2024. Tapos yung club ring na isusuksok natin sa susunod na season ng South. Ayan. So, meron ako ditong pitong sing-sing na dapat mapili ko kung sino yung possible na pinakakarapat dapat para isuksok dito. Kasi, napakalayo ng lipad na yan. So, dapat yung pinakasala na natin. So, alam nyo na kung saan tayo dudukot ng lahi. Ayan, dito kay Weapon X, kay Batusay. Tapos kung sakaling makauwi si Mina to, may i-breed ko siya after 1 month or after 2 months, baka makahabol pa, makapagpasuksok pa. Pero syempre, meron din tayong mga susuksokan doon, mga lahi din naman na maibon ni Sir Dennis Palma. Ayan, dito, may mga papisa pa tayo dito this week. Tapos dito rin sa ilalim. Ito, itong pahabol na nandun sa ilalim, pang north na rin natin yan pala. Ito pa pala yung pinakahuli kong pang north. Ayun o, nasun sa dulo. So, yung hen dyan, yung Jelly Dilemma, na cross sa Peter 2, no, MacArthur, Bloodline. Ayun o, grabing tapang talaga nito, isa banrit na to. Ayun o, tingnan nyo yung mukha niya. Ayun o, nakakagigil, diba? Ayun. So, yun lang update muna natin para sa ating ano ngayon, video content. So, yun, sa mga nagtatanong kasi dami ng PPM kung kailan daw yung release. Hindi ako makapagsabi kasi nga wala pa akong kumpirmado konkretong ano, balita para sa aming ano, release. Pero sana bukas, Linggo, matuloy na. Ayan, yung ibon natin dito. Ito, blood related din to kay ano, Mina to. Sa foundation board natin. Tsaka to, yan, next, ano pala to, full sibling pala to. Yan, tsaka to, full sibling. Kaya lang ito yung stock bird. Ito yung medyo balda. Nabalda kasi. Parang ano yung pakpak niya eh. Hindi siya makalipad. Kabilang side. Pero ang ganda ng hipo na ito, ibon na to. Hen siya, hen. Ito yung una kong pinares kay Japan. Nakakala ko is kak. Kasi laks mamara ko, pero hen din pala siya. Ayan o. Kala ko small kak. Yung pala. Ayan o. Small to medium size na hen. Ayan o. Nahina talaga ako sa paano, pagdating sa mga gendering. Hindi ako gano'ng ka-accurate sumilip ng gender. Ayun, tinan, laks mamara ako, diba? Ayun, o. Oh. Ito si Miss Puyo, nakita ko kanina. Tsaka itong si, ano, si Red Batusay, parang naglalambingan na. Parang nade-develop na sa isa't isa. Pero ito talagang kapares niya na si Taiwan. Parang ano, balakid sa relasyon ng nabubuo dito sa dalawang to. Ayan, pero ito, matik to. Hindi lang siya basta na bibitinin natin sa training. Kasi noong nakaraan, nagsimula na ulit ako sa kanya magpa-midtos. So, pagka every week mayroong midtos, susubukan natin isabay siya para matagtag o mabata kulit natin. Kasi nga, by next month, March 21, kung na nagkakamali, loading day yun para sa PHA National MacArthur Race. So, isasabang natin si, ano doon, si Miss Puyo. Ayan, no? Nasa kaliwa dyan, is PHA band na MacArthur, naka-antigato yan. Tapos yung kanan, BFRC. Ayan. So, siya yung susunod na tututukan natin. Tapos ito, yung mga Team North na natin to. Possible, baka di na ako maglaro ng summer. Pero, pwede tayong magpasabay ng training sa summer. Pero yung laro derby, North na lang talaga siguro. Advanced training na lang natin to. Ayan. Ito, summer. Ay, North. Ito, North din. Tsaka to. Ayan. North. Ayan. Pati to, North din to. Yung African Black Eagle. Ayan. Napatapos pa rin yung molting niya. Subukan nga natin. Kasi naglalambingan na to nung nakita ko kanina eh, no? Pinarisan na ni Miss Puyo eh. Kasi ang tagal lang nawala ni Hanzo, hindi nakauwi. Nung piplap. Kaya, ayan. Kaya naglalambingan na sila eh. Ayan, so yun muna yung update natin. Dito ko natatapusin yung video natin. Ayan, so shoutout sa mga solid supporter natin dyan. So, yun, abang-abang na lang. Yung susunod na magiging content ko, Antimano, yun na yung magiging, ano, day one ng ating ano, final lap Javier later race. Ayan. So, ingat mga alpatids. Keep safe. God bless. Ayan o. Mga susunod na natin ng mga warrior sa susunod na mga karera.